Hello, Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, welcome dito sa ating channel. Alamin natin ano yung meron or parating sa'yo this second week of January. Thank you so much dun sa ating returning subscribers, dun sa mga walang sawang sumusuporta, no? Sumusubaybay, at thank you rin dun sa mga bago rito. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, don't forget to subscribe, turn on nyo na rin yung bell para updated po kayo tuwing meron tayong bagong readings, no? Ito ay isang collective reading, meaning ito ay pangkalahatan, pangmaramihan, hindi nakafocus sa isa lamang. So kung hindi po kayo makaka-resonate, please do understand, no? At kunin nyo lamang kung ano yung mga nagre-resonate sa inyo. Okay, para dun din sa mga interesado sa personal reading, paki-follow and like yung page ko sa Facebook. Andito po yung lahat ng details na kailangan ninyo sa ating description box. Dun po kayo pwedeng mag-send ng message kung interesado po kayo magpa-personal reading. Okay, silipin natin muna yung energies mo this second week of January, Gemini, Libra, Aquarius. Blame, accept responsibility for my well-being, no? So, this second week, hindi ito yung time para magkaroon ng mga sisihan or sisihin mo yung sarili mo or sisihin mo ibang tao, no? Mas nararapat na maging responsible ka sa actions mo, sa mga decisions mo. So, kung may mangyari sa'yo na hindi maganda, no, hindi mo sisisihin yung parents mo, hindi mo sisisihin yung best friend mo. Sisihin mo yung sarili mo kasi ikaw yung may pinaka responsibility pagdating sa mga actions at decisions mo. Hindi mo pwedeng isisi sa iba, okay? Oh, maaari din kayo maka-encounter na kayo naman yung sisisihin. Okay? So, maaaring this second week may ganung scenario na maaaring kayo naman yung sinisisi. Meron ding failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. So, huwag kayong matakot sa mga failures. Huwag kayong mawalan ng pag-asa tuwing merong failure sa buhay nyo. Kasi yung mga failures niyan, yan yung mga blessings in disguise na pinapadala sa atin, no? Na yung mga failures niyan, yan yung magtuturo sa atin ng mga lessons na kailangan natin para tayo ay mag-grow at ma-improve yung sarili natin. No? So, bawat failure, lagi nyong iisipin na yan ay opportunity para kayo ay matuto, mag-improve. Kasi may mga iba, 'di ba, yung masyado silang madaling ma-discourage, no, sa kanilang mga failures. No, kasi tuwing the more na nagtatry kayo, di bali ng maraming failures, at least, di ba, nalalaman ninyo yung lessons na tututunan ninyo. Concern, no? Maaring this second week, may mga bagay na baka problemahin ninyo. Merong wealthy man. Maaring boss mo yan, isang successful person, business-like. May mature man. Okay. So, tatlong tito. Okay. Dalawang mas matanda. So, maaaring ito ay yung boss. No? Or maaaring ikaw yan. Maaaring may naman energies mo yan. No? Kung ikaw ay isang manager, isang boss. No? Ikaw ang in charge dyan sa trabaho ninyo, kay ikaw yung nakakataas dyan, maaring may mga tao ka dyan na nasasakupan. No? Pero meron din kasi ditong
mature man, no? Itong mature man is, maaaring ito ay isang close person sa'yo or someone na mas mature sa'yo and parang kinikilala mong parang mentor or someone na pwedeng father figure. No? Basta ito ay isang tao na maaasahan mo, maaring makatulong sa iyo, magbigay ng advice sa iyo. At mas nakakatanda sa iyo usually. No? And baka magiging concern mo dito is kung ito ay boss mo, no? Or ikaw itong boss. Baka maraming concerns diyan sa trabaho. Okay, at baka kailanganin mo ng professional advice nitong mature man. Baka siya yung maaring makapagbigay ng idea sa'yo or tulong dyan sa situation mo. Silipin naman natin pagdating sa iyong love life, air signs. Healing heart. Wow, that's good news, no? Para dun sa mga galing sa heartache. Healing from heartbreak, sabi ko na eh. So, ano? Itong second week is an opportunity para mag-ano kayo, magpahinga. No? Mag time out. No, kasi siguro ito ay necessary para sa healing ninyo. No? So maaaring i-detach niyo muna yung sarili ninyo sa person niyo o kung sino man yung love interest ninyo. No? At mag-focus kayo sa healing. No? Yeah, no, freedom from toxic relationship. No? So maaaring yung iba sa inyo baka magkaroon kayo ng break up this second week. No, mag-quits muna kayo diyan kasi mas importante sa inyo yung well-being ninyo kaysa sa toxic person na yan or toxic relationship na yan. O, ayan, mukhang may the runner dito. O, yung iba naman sa inyo dito, tatakbuhan. No, runner in a codependent relationship. Fear of intimacy. Listening to ego. So, maaring merong runner na makikipag-break o aabandonahin kayo. No, meron din ditong scenario na merong isa dito sa inyong relationship na takot mag-commit. No, maaring ayaw niya mag-engage, ayaw niyang maaring iwasan kayo nitong person na to, no. No, kung ito ay ka-MU ninyo or ka-relationship ninyo, baka ito ay ayaw niya mag idalhin sa next level muna yung relationship ninyo kasi takot itong mag-commit. Baka sa ngayon, gusto niya yung easy-easy lang, wala masyadong attachment, wala masyadong malalim na commitment, no? Meron din ditong kaset, no? May mga bagay na pabalik-balik sa inyo, no? Na parang, maaring ito yung mga memories, maaring ito ay mga sitwasyon na karmic, paulit-ulit, no, hindi natatapos kasi hindi nare-resolve. No? Maaari ding ito ay mga memories nga na sinasabi ko na parang pa-replay ng replay sa isip ninyo na parang kahit matagal na, eh, may mga moments pa rin na bumabalik-balik sa inyo. Silipin pa natin yung ibang cards mo. Ayan, no, replaying events. So, hindi kayo maka-get over dito sa isang nangyari sa inyo or itong isang moment ninyo ni person na parang nagre-replay siya sa isip ninyo. 3.
Sa tingin ko, overall, magiging napaka parang energetic ninyo. Parang napakalakas ninyo this second week. Napaka hyper ninyo. Napakarami ninyong gustong gawin. No? Maring na-excite kayo. Gusto ninyong mag outdoors. No? Parang napakalakas ninyo. Napaka-healthy ninyo. No? Tsaka kasi yung 3 is a symbol din ng good health. No? Maari talagang in great shape kayo this second week. No? So, pwede rin stability yan. Pwede rin yan good luck sa pera. No? So, kung stability yung pinag-uusapan, maaring stable yung kabuhayan ninyo sa ngayon. No? And mararamdaman ninyo yung manifestations na yan the second week. Okay? Kung ito naman ay stability ng family yun, always well sa family mo or sa relationship mo. No? Maaring ganun. Kung business man yan, stability sa business. No? Anything about stability. Meron din dito cross. No? So, maaring may mga isacrifice ka this second week. No? Maring may mga isacrifice ka para sa ibang tao, no? Pagbigyan mo ibang tao or baka may mas priority na uunahin mo yung ibang tao na yan or mahal mo sa buhay, no? So isa-sacrifice mo muna itong sarili mo, no? Pwedeng isa-sacrifice mo yung pera mo or kung ano man na maaari mong itulong dito sa situation na to or sa person na to. No? So, this second week, ikaw yung magsasacrifice. Okay? And medyo mabigat sa ito. Yeah. Kung ito ay may kinalaman sa pera, medyo mabigat yan. Pasanin talaga yan. Sang, ayan nga, cross eh. So, medyo mabigat yan. Baka may ipapasalo sa yung utang o kung ano man yan. Hindi ko alam. Or something, obligation o kung ano man. Basta merong something na mabigat parating sa'yo this second week. And meron ding uncertainties this second week. So, medyo malabo yung mga bagay-bagay pagdating sa itong second week. So, hintayin mo muna mag-clear itong mga bagay-bagay bago ka gumawa ng decision or action. No? Kasi hindi naman ito magtatagal. Sa tingin ko, temporary itong maaring confusion or mga challenges na ma-encounter mo this second week. Bigyan naman natin yung tarot cards mo. Strength, kakailanganin mo talaga ng strength this second week. Oh, maraming challenges. Ayan, may mabigat na parating eh. And may mga unforeseen, maaring mga sorpresa rin yan, panggulat, no? Mga setbacks, problema, kung ano man. Tingin ko, magiging successful ka this second week, no? Talagang ipuhus po lang yung strength mo. No, i-reserba mo yung lakas mo kasi kakailanganin mo nga yan para dito sa para ma-overcome mo tong mga challenges mo this second week. And mukhang mag-aano ka dito, magpe-persevere ka naman dito. No, may mga bagay din na kailangan tapusin or magtatapos this second week. Ayun.
Meron din ditong King of Pentacles, no? So may makaka-deal ka na isang earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Meron ka rin makaka-deal na king na water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. If you are a female, no, itong dalawang lalaking to is possible na nagko-compete para sa iyo. Okay? No, baka naman yan ay love life issue. No, na itong dalawang kings na to ay maaaring in competition ng dahil sa iyo, no? Napakaganda mo naman, ate, ate girl na air sign. At kung ikaw naman ay lalaki, no? Ay, sorry, ito pala ay queen. Queen pala to, sorry guys, sorry. Queen pala to, so hindi pala to parehong lalaki, no? Female earth sign Taurus, Virgo, Capricorn, and male water sign Cancer, Scorpio, Pisces. And may magician dito. So, kung ano man yung bagay na yan na maaaring na-delay sa'yo in the past weeks, the past months, no? Itong second week, for sure, dapat mo nang simulan yan. Okay? Ikaw na lang hinihintay dyan na gumawa ng action or magsimula, no? So, ayan. Thank you so much, Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, for being here. Sana makatulong tong reading. Sana ma-appreciate nyo. Don't forget to follow and like my Facebook page, lalong-lalo na kung gusto nyo mag-avail ng personal readings. Lahat ng details nakalagay sa description box. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, don't forget to subscribe. Turn on mo na rin yung bell icon. Don't forget to comment, like, and share this video na rin. Thank you so much. God bless. And kita-kits sa next reading.